Bago kami magplano na magbuntis, nagpa-check up muna kami kung may problema ba sa amin, may problema ba sa akin. Yan siya. Pag if something bad happened, tas hindi ko kaya kita na yung tsura mo, mabigat yung puso mo. First order ay TBS agad. Doon na nag-start yung hindi na naging smooth. Lahat. Malalaman niyo kung bakit. Every ultrasound pala, kailangan meron kang photocopy ng passport mo. Two copies. And then, dalawang picture. Walang nakitang gestational sign. Wala, as in clear. So, madaling sabihin na mag-relax ka lang. Positive ka lang. Yeah, I'm doing that. Pero, syempre, as a babae, isip-isip pa. Mag-iisip ka pa rin. Hindi mo talaga may iwasan. Ano pinagpa-pray ko talaga na nasa uterus ko siya. Kasi mahirap kapag ka topic pregnancy, nandun siya sa fallopian. Nakita na may gestational sac. Binigyan agad ako ng pampakapler. Nervous ako kung magiging successful or failed. Sabi ko kay Bonnie, parang ayokong sabihin sa mga binan. Kaya may eksena na hindi namin sinabi. Pregnant iba yung ako. Lola and Lolo. Oh, Lolo. Ako na ito. Dad and mom should not know. Okay guys, so it's the time. Gising kayo lahat, may bagyo na tayo. So, official announcement na ito. Pregnancy, Sarah. Sabihin mo, we are pregnant. Paano we? Kasi kasunod. Ganun daw, Dap. Ikaw ganun yun eh. Parehas na kami eh. We are pregnant. If we are saying this, there is no any. Huwag na kayo mag-expect ng formal dito. Parang ganun. Original lang. Hindi ko sabi ilan months, ilan week. Hindi muna kami magiging specific sa kung anong weeks na, anong month na. Bakit? Ano nang itsura. Gano'n nakalaki yung chan ko. Kasi yun yung usually na tanong. Tapos, soon, few days ago nabanggit ko. Yan yung pinakaayaw ko, Baljit. Ano ba? Ano ba? Concentrate mo sa sarili mo. Ba't ka na-concentrate sa akin? Sarili mo, hindi mo alam ano sabihin. Tapos, concentrate ka sa mukha. Siyempre, upo ako. Ano gagawin ko? So, ganito ka authentic, guys. Siya din nag-aabang siya ng kwento. Oh, kasi gusto ko marinig anong sabihin. Ako lang yung kuwawa dito. Hindi ko na alam what's next step. So, oh, baka dito tayo upo. Tapos mamaya sabi mo, si Bunny lang yung mahirap. Galaw-galaw na to. Oh, sige. So, guys, hindi pa dumadating yung camera namin eh. So, nabanggit ko dati na hindi naging madali yung pregnancy journey ko dito sa India. Hindi siya naging smooth talaga. This is not only about dun sa pagkain. Hindi lang yun. Or sa pregnancy symptoms. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Kasi lahat naman ng buntis ay expected na yun. So, alam na yung mga symptoms. Ganyan. So, bakit nga ba? Anong nangyari sa akin sa India during my first trimester? Anong, bago mag-trimester, hindi anong, mo kwento? Hindi, hindi tayo nagkwento, diba? Hindi ka nagkwento. Hindi yung from what the happened before the trimester. Start muna tayo sa pinaka-start. Start mo from kasi starting. Anong bang alam mong start? Oh, punta kami sa doctor. Sabi niya everything is fine. Test niya kami lahat. Oh, wait lang. Ganito kasi yun. Diba? Kalimutan mo yung starting from the starting. Start mo kasi from the start. Yun yung sabi ko. Una ka na sa trimester eh. Diba last year, nakunan ako. And then, pumunta kami sa India. Bago kami magplano na magbuntis, nagpa-check up muna kami kung may problema ba sa amin, may problema ba sa akin. Actually, mas madaming test na ginawa sa akin. Blood test, sobrang dami. Ultrasound. Sa Philippines, na ultrasound na rin ako. Normal yung both ovaries and uterus. So, inulit-ulit dito sa India. Normal naman lahat. So, except dun sa mababa yung vitamin D ko. Hindi ko in-expect na yung vitamin D ko ay mababa. Pero corrected na siya. And then sabi ng OB guy, may month na maganda kung hindi pa kami magbuntis. Una, bigay niya gamot para sa vitamin D mo. Kompleto mo vitamin D. And then, nung decided na kami magbuntis, sabi niya, punta kayo dito agad. Positive, balik agad. Oh. ASAP. Oh. Yun yung pinakalas na kita namin ng OB guy ni ko. And then, itong pregnancy na to ay nakaplano talaga. Meron pa even niyang kwento konti. Ako na lang kwento yun. Ano? So, meron siya ng may strip ng patingin kailan siya ng giging ano, mga positive. Oh, ovulation kit. Yun. Gabi-gabi mga 10 na pasok sa CR. Tingin-tingin kung okay ba siya. Tapos, Bani, gising. Ako ganyan. Ano ba? Ano? Ang OA ng ano na ako? Meto. Ano yun? Ano sabi mo? Ano ka? Ovilita ko. Oh, ovilita ko. Sige, Bani.
Bani, si Gup. Ako. Bani. Sino gawa kanya? Huwag ka na dyan. Ah, sige, let's go. Let's go. Sa babae, syempre alam na din natin yung kung kailan tayo fertile, ganyan. Oh, kami nagkababay. Pero mas maganda kung may ovulation test kit ka. As, kasi, oh, helping siya. Kasi egg cell ng babae, viable siya 12 to 24 hours lang. May so, kailangan masaktuhan mo yun. Nasakto mo, di congratulations. Pero depende pa rin. Dapat healthy ka. Di yung egg cell and sperm cell, ganyan. So, yun na. Month na yun, talagang expecting na kami. Nag-expect na talaga kami. Tama ba? Or ako lang? Hindi ko. Feel mo ba nun? Hindi mo na sa akin sabi eh, na maayos. Wala akong eksena pala na parang may video ako na nag-PT ako and then wow, ito na yung result, positive. Wala akong ganun na eksena. Bakit? Kasi yung bunny yung mukha mo. Natanap ka ba yun ko pag hindi nasabi? Bago pa ako ma-delay, nag-PT na. Ilan? Ay nako. Nag-PT na ako. I remember this. Ano yes. Nangyari? Oh, ikaw na. Punta kami sa market, sabi niya medical store tayo. Bili mo yung pregnancy kit na mga lima. Di ba? First lima bili. Parang tatlo. Hindi, first lima yun eh. Oh, pinaka last yung tatlo eh. Lima bili. Check niya. Morning, hapon na. Morning hapon talaga. Na eh. Mas accurate ang morning. Pero hapon ka din check, di ba? Bilis ka na ubos yung lima eh. Anong result? Hindi mo nasabi sa akin. Sabi mo light lang. Wala na, wala na. Una sabi mo wala. Una sabi niya wala. First day yata or second day. Hindi pa ako delay noon na, pero nag-PT na ako. Kasi parang nararamdaman ko na talaga. Oh, bago mag exact date niya na check niya. Then, ano na, lima ubos na within 3 days. Tapos ulit na ako punta dun. Lima ulit bili ko. Saan nagre-reklamo siya? Nahiya daw siyang bumili ng siyempre, pregnancy. Kasi kilala niya na ako eh. Baka isip niya, ha? Ilan ba babae niya? Kasi araw-araw bili. Sabi din niya sa akin. So, natawa ako sa kanya. So, kasi hindi ako satisfied noon. Parang mga total kasi off. Hindi pa nga ako na-delay. Kunin mo nga yung positive, pinaka-positive. Ayoko na. Sige na, isa lang kahit isa lang. Madami akong PT. Mag-aapon ako nag-PT, di ba, pag buntis. Excited. Yung iba ayaw ng positive, pero ako talaga gusto ko ng positive. Wala talaga akong eksena, guys, na parang video ako na umiiyak or na-shock ako sa result. Wala akong video na ganun. Kasi talagang inaabangan ko na talaga. So, may question ako sa'yo ngayon. Yan. Anong naramdaman mo nun? Nung madami na akong PT, getting darker parang na siya everyday. Parang feeling ko unang stress ka na masyado, mga stress ka. Ako? O alam ko na saan tayo daan. Na what happened last. Nung happy din ako, same time I was stressed kasi what happened last time. Alam mo, this is a happiness na... Sa ano to? Anong PT pa lang? Sa PT yun na, this is a happiness na para positive, diba? Pero same time, pag if something bad happened, tas hindi ko kaya kita na yung tsura mo. Yun yung stress ko dito that bago mag-positive ka, I was less stressed, pero pag naka-positive ka na, doon ako pinaka-madami stress. Mas stress ka? Because? Kasi parang remember ko ng last time na nangyari, ayaw ko na yung ulit. Kasi ikaw masyado happy ka eh. Oo, kasi pag happy ka, tas bigla ayaw ko marinig yung sad na ganun. Kaya hindi ko nalabas yung masyado happy ako kasi ano, parang, diba, feel mo yung bago mag-exam. Ayaw mong sad. Oh, parang papunta ka sa exam, di ba? Tapos anong ka? Parang mabigat yung puso mo. Ano ka ba? Hormones. Mukhang hormones pag... Hormones wag yan. Ganyan. Ako hindi. Din... Hindi, I'm fine. Talagang, wala, naiiyak lang ako. Anong klase hormones na yan pag darating na pag... Hindi, ano, medyo iyakin na akong... ganitong stage, this nitong time ay... This stress din sa anak, mamesya hindi, din okay na yak-yak dahil sa'yo. Okay ako. Huwag mo turo sa kanya, yak. Turo mo sa kaya kanya. Ako, ayoko mag-video ng ano kasi alam kong iiyak ako ngayon eh. Noon time, that was my pinakamalaki word. Kailan sabi niya? Tapos sabi ko, sige, pupunta na tayo sa doc. Na, sabi ko kay Bunny, pupunta ba tayo? Kasi alam ko nang iti-TVS ako. Ay, ayoko ma-TVS agad-agad. Ayoko ma-TVS agad-agad. Nung pumunta na kami dun sa ospital, right away, ang first order ay TVS agad. Dun na nag-start yung hindi na naging smooth. Lahat. Malalaman niyo kung bakit. Una, di ba na-ultrasound na ako dati? Every ultrasound pala, kailangan meron kang photocopy ng passport mo. 2 copies. And then, dalawang picture. Reason ba? Hindi ko alam kung same requirement sa ibang hospital, ibang clinic dito sa India.
Every. Lahat? Every clinic, same requirement. Ah, talaga? There is a reason. And bukod doon, you cannot ask gender or something. Ikwento namin yan soon. Malaki na video yun. Some other time na lang if you need. Yeah. Comment na lang. So, hindi to like Philippines. Mas stricto dito sa India. Even alam nila husband, wife, and smooth yung gusto na namin anak. Every time punta. 10 times ka punta, 10 times mo kailangan yun. Passport copy, dalawa, tapos ID picture, tapos magpipirma ka. Bumalik kami. Kasi wala kaming dala nun. Bumalik kami sa bahay. Buti na lang malapit yung bahay. Okay na, complete requirements na kami. Nag-proceed na kami sa TVS. And nung nandun na ako sa room, parang ang tahimik. Ang tahimik, hindi nagsasalita yung sonographer. And then nung natapos yung TVS, parang nasabi niya na it's too early. So, inantay ko na yung results sa labas. Pero bago ibigay yung results sa ubi ko, pinasa ko muna para hindi na ako nasya-shock. Ganun yung ginagawa ko, binabasa ko lang. Lagi siya na paglabas na exam. Ako muna. Bang, dito, ako na, ako muna una. Ako muna. So, pagbasa ko dun, guys, walang nakitang gestational sign. Wala, as in clear, walang gestational sign. Pero may sabihin na, ewan ko dahil sa nurse or bakit alam mo ito saksak na ito iba-iba things na about. Eh, ako hindi ko talaga alam anything about this. Sabi mo... Injectional sac, sabi ko, ano ba yan? Pag sabi ko, baka sabi niya bubo na naman before. Ito lala. So, nung na-explain ko sa'yo, hindi mo talaga alam. Hindi ko talaga alam anything about this. Sabi niya, ovary, ito, lahat na lagpas dito eh. Kaya parang nahimatay ka na. Next vlog na yun, guys. Kaya may extera na, imatay pa siya. Diyos ko talaga. So, nung nalaman ko na, kasi it's too early naman talaga, kasi nasa 4 weeks and 3 days pa lang ako noon. 4 weeks and 3 days pa lang. 4 weeks na noon? Oh, walang gestational sac, so nag-iisip na ako, hala, pregnant ba talaga ako? Feeling ko, ganun din yung iniisip niya, hindi niya lang sinasabi para hindi ako ma-stress lalo. Kasi nakikita ko din sa mukha mo eh. Yun na. Pero positive lang siya, buti na lang positive si Bajit. Kahit negative ako, siya talaga yung supporting system ko that time. Lagi ko sabi sa kanya, when you are positive, things start happening that way. Yan siya guys. Wala. Munta kami dun sa OB, pinakita, walang gestational sa. Siyempre, wala pang congratulation na. Kasi kailangan may proof, may result. Ito na. Ang next na order ay beta HCG. Kailangan akong kuhaanin ng dugo. Oh, blood. Yan. So, dapat higher than 25 yung result kung positive ako. Pero medyo okay-okay lang dun, diba? Kung positive ako, talagang pregnant, dapat ang result is positive, higher than 25. So, yun na. Kinuhaanan na ako ng dugo. Habang nag-aantay ng result, talagang kinakabahan ako. Hindi ko na maintindihan yung... Kasi nung nasa bahay, sure ako na positive talaga. Pero nung nasa hospital na, hala, positive ba talaga? Nag-question ka sa sarili mo, yes. Oo, yun na nga. Si Bajit yung kumuha birth salt. And then sabi ko, pakita mo muna sa akin pag ibigay. And then, second yung kuha ko, first doon na tayo. Eh. First nandun tayong dalawa. Ang result that time is 415. So, mataas na positive siya. Positive, nabuntis talaga ako kasi 450. Next naman na sinabi ng OB ko, kailangan ulitin after 48 hours, dapat mag-double number. Uh-oh. Tapos, kapag umabot na siya ng 1,500, dun pa lang ulit ako i-TVS kasi pag 1,500 na, dapat may GSAC na makita. Everyday, kabado ako, guys. Yung 48 hours, mahirap nang labas. Yeah. Kasi after 48 hours, ulit-ulit, mag-wait ako. So, madaling sabihin na mag-relax ka lang, positive ka lang. Yeah, I'm doing that. Pero, syempre, as a babae, isip-isip pa. Mag-iisip ka pa rin. Hindi mo talaga may iwasan na mag-isip. Ganun yung nangyayari. So, minsan, parang hindi ko na kayang nagra-rant ako kay Bajik. Positive lang naman lagi si Bajik. Buti na lang. 48 hours na. Maaga kaming pumupunta. Kapag laboratory, maaga kaming pumupunta. Kaya minsan hindi na ako naliligo pa ng umaga. Kasi ang lamig nung panahon na yun, napakalamig sa umaga. Hindi ako naliligo ng umaga. Tanghali ako naliligo. Kasi dugo lang naman eh. Kung TVS yun, dapat maligo ako. Nakakaya naman. Pero pag dugo-dugo lang, dito lang sa braso. Kuhanan na ako ng dugo. Pero yung result ay hapon pa. So sabi ng OB, pauwiin mo na si Sarah, si Bunny na lang yung kumuha ng result. So, umuwi na ako. So, sabi ko, Bajit, tawagan mo ako pag nakuha mo yung result bago ibigay sa OB. Tapos si Bunny, hindi siya tumawag sa akin. Malikit siya dito sa bahay. Hindi, wait lang. Nakain ka ng kwento eh. Nag-message niya sa akin doon, ano ba yung result?
Naglaya ako sa kanya. Sabi ko, ano na, wala pa bigay. Hintay ako kasi... Yun na nga. Tapos biglang dumating. Hindi ko alam anything about na kung ano ba nangyari doon. Gusto ko muna una tanong kay doctor. So, tawagan niya sa akin. Video call niya ako. Kasi kuha ko na. Kasi hindi niya bigay ng doctor noon time. Ano ba? Okay ba? Or what is happening? Ako totally. Kasi hindi ko alam what's good or bad. Gusto ko ng opinion ng doctor. Anong sabi niya? Yun yung tapos pag sabi niya na it's okay para sa ultrasound data. Sabi niya noon time? Next pa. Next na pang ultrasound. So, ito na. Uwi ko na. Doon. Yun. So, saka pala umuwi si Badzi. So, hindi ko alam anong nangyari sa hospital. So, nang nakita ko yung result. So, last time, 450. Sa pang 48 hours na, nag-double naman. 1,100 something. And then, ang next na order ay, after 2 days, for TBS ulit ako. Kasi dapat may makita na doon. And yun na, wait na naman ako. Wait na naman ako, guys. Hirap mag-wait pag ganon, hindi mo na alam na what's happening. Ang next kasi nang iniisip ko na noon, ano, pinagpa-pray ko talaga na nasa uterus ko siya. Kasi mahirap kapag ka topic pregnancy, nandun siya sa fallopian tube. So, failed na naman yun. Pinagpa-pray ko talaga na dapat nasa uterus ko. So, yun yung hindi naiisip ni Budget dati noon. Kasi hindi niya maintindihan yung mga ganon eh. Na-explain niya doon time. Ito yung ganyan. Tindihan ko konti-konti kaso ano na hindi ko masyado alam about the process. Kita ko lang sa mata niya parang ano na siya, she's getting stressed. Yun yung ulit-ulit ko, Sara, wag mo stress, everything is good. Yeah, buti sabi na lang ng doctor, everything positive. Is good. Sarili mo rest lang. Tapos, kain mo na ayos, everything is fine. Wala na ba tayo problem? Ito na, 48 hours na, TBS na naman. So, gre-reklamo, ano ba yan, TBS ng TBS. Siyempre, sa babae, ayok. Kami nga, wala kaming bumbum, bawal kayong bumbum, plus puro TBS. So, TBS na. Kasi talagang yung OB ko kasi, gusto niya talagang malaman din kung nasan yung baby. Kasi magdadagdag siya ng gamot. So, hindi siya pwedeng magdagdag ng gamot hanggat hindi niya alam na nandun talaga siya, naka-implant siya properly sa uterus ko. So, anong result? Diba dati wala ito butas? Wait lang. Oo. So, ang result ay meron na, sobrang liit, no? May G-sac na. Dati ito walang butas kita? Yun na nga, form na siya dyan. Dito, diba, super clear. Ito yung walang G-sac. Kit na gets mo na, walang G-sac. Ito yung tawag G-sac na ito, bilog-bilog na butas. Ito meron na din yolk sac nun. Ito yung bladder. Uterus yan, anong bladder? Ano ba kasi? Bladder is sa ihiyo. Kailan ayan, sabi ko so, may gestational sac na siya nun. May yolk sac na din. Pero wala pang fetal pole. Wala pang heartbeat kasi 5 weeks and 2 days pala. So, repeat na naman after 2 weeks. After 2 weeks ulit. Pero, ano na, kalmado na ako no, kasi alam ko nandun na siya sa uterus ko. Happy na ako nun. No. Doon na dumating yung mga symptoms ko na ayoko na yun. Ayoko dati na, sobrang stress siya. Ay, wala na ako symptoms, Bunny. Oo. Puro yan lang sabi niya eh. Wala ako symptoms. Tapos sarili siya usap. Minsan wala naman ito. But parang wala akong vomiting episode? Parang ganun. Oo. Tapos yung breast ko parang maliit naman. Tapos siya naman, check ko ako. Mag-check. Bastos ka. So sabi niya, wait lang, parang lumiit. Di ba na isang araw malaki, ngayon maliit. Huwag ka nang ganyan. Totoo naman. Oo, totoo sabi ko. Ano na. So, wait na naman ng 2 weeks. So, yun lang. Prayers lang talaga. Sana ibigay na ni God ito. Laging ganun. Hindi ko alam kung nagpa-pray ba si Budget, pero basta ako. Pa-pray ka ba, asawa? Di ba punta tayo sa temple? Ako na pupunta lang. Ako, hindi ko kaya sabi these things, cheesy things. Ako, sa loob. Ano bang nangyari after 2 weeks? May mga nangyari ba? Nung confirm na pregnant ako, ang dami na agad pinagbawal. Sobrang dami na agad. Dahil nga, may history na ako, di ba? Papaya. Mga food, pinagbawal na. Bawal na rin ako mag-travel. Buhat. Yeah, magbuhat. Tapos, ganun. Yeah, mag-bend-bend. Bend. Na yun. And then, pala, nakita na may gestational sac. Binigyan agad ako ng pampakapit. Huh? Yeah. Nagbigay siya ng progesterone. Didrogest. Gamot. Yeah. Dapat sabihin mo, baka may heart attack na ako. Ano bigay niya? Hindi ko na. Yes. Binigyan niya agad ako ng pampakapit nung pangapanahon na yun. And yun. And kailangan ko daw mag-ingat. Dahil nga, kabado ako. Anong magiging kabado? Nervous ako. Kung magiging success or failed. Kaya, sabi ko kay Bunny, parang ayokong sabihin sa mga binan. Kaya may eksena na hindi namin sinabi na
pregnant iba yung, ako. Iba yung wave noon time sa bahay. Alam, bigla kami punta sa hospital without anything telling. Mm-mm. Balik kami, hindi na kami anything sabi sa bahay. Alam mo, isang araw sabi ng daddy, hapon sila doon. Bani, kung may problema, pwede naman kita natin sa doktor. Wala naman problema, meron naman... Meron naman minsan problema sa lalaki din. Pwede naman tayo punta. Anong sabihin ko dun? That ano na, positive na siya. We are waiting for sure. Hindi ko na sabihin. Ganon ko lang. Guys, mga 4 weeks or 6 weeks. Oh my God. Si Sarah nakasalob na dito. Dito siya kain noong time. Oo. Ako kain sa labas. Kuwawa talaga ako. Nabahuan ako sa pagkain. Every day nila topic ito sa akin. Mami hindi niya sabi sa akin. Sabi niya kay Daddy. Si Daddy mismo sabi sa akin. Oo. Ganon sila. Hindi sila yung... Hindi sila sabi diretso. Oo. Parang si Mami mo. Sa... Next day upo siya. Tapos kaming dalawa ganyan. Nakain na kami. Tapos... Kung minsan meron problema sa lalaki, kung gusto mong puntahin natin sa doktor, na ganon yung kain ko. Tapos anong sabihin ko, start pa lang yung pagkain. Hindi ako pwede na even din. Alam ko na now next 20 minutes yan na yung, kasi pag inom na siya, yun na tuloy-tuloy na. Kaya nga, di ba? Oh. Dito ako pressure kasi sabi niya wag mo sabi kasi hindi tayo sure. Sabi ko guys, sabihin na lang namin pag kami heartbeat baby. Kasi nung... Kasi stress din sila eh. Na-trauma din ako kasi ako nung last time. Kasi ano, hindi ko naabutan yung heartbeat. Pinasa out ko siya. Pinasa out ko, nag-bleeding ako. Hindi ko naabutan na may heartbeat. Ganun yung eksena. So parang... Natakot lang ako. So, sabi ko, pagka may heartbeat na lang, saka natin sabihin. Oo. So, yung mga binan ko, hindi niya alam na pregnant na ako noon. Oo. Pero dahil binan ko sila, si Mami, nakaramdam na siya. Alam na niyan. Tingnan niyo yung pinagkakabisihan ni Balzo. Satsiria ka, means hello. Kanino yan, Mami? Ha? Mami? Both na. Yan na. No, panakita. Tignan mo kita. Kasi. Kita na, wait lang. Mami, tingin mo. Lola. Hindi ko na-vlog kanina guys sa hospital. Ano yung Lola and Lola? Lola and Lolo? Oh, Lolo. Ako na ito. So, kanino ba yan? Kay Mami and Daddy both. Kay Mami and Daddy. Dito na daw siya. So, yung bagong apo. Lola and Lolo, ako na ito. Mm. Pedala ako gamit. Dala ako utos bago maglabas. Siguro February na to lalabas. Is it okay? 3 months rin. Lola, gawin mo na yung dress ko. Saan naman? Paano mo mag-video yan? Meron ng heart. Dala na ako already, bull. Ang haba naman ang sulat ni Bunny. Yan na. Yan kay Lola. Lolo naman sunod. Maganda. Dada G daw kay Lola. Ano kay Lola? Didi? Daddy kay Mami. Lolo, start mo na practice yung knees mo para matigas. Para ano, ayaw mong dabena. Ano na sila, parang they're not sure what's going on. Kasi hindi namin sabi. Yun na, tinatanong-tanong nila eh. Lagi pagpunta kami sa labas o hospital. Lagi sila sa, ano sabi? Pero hindi namin sabi. So, ngayon, kailangan natin involve si Gurman konti. Yung sa labas na bell. Si Gurman alam niya? Hindi. Baka akala niya. Kasi birthday niya. Akala niya yung... Ano ba? Saan ba? Na lahat. Ito yung pinaka. Hindi mo kasi yung kita eh. Sa Philippines na lang. Na? Yung Mami. Yung nips. Kung ba ba? Surio. Or crochet ba? Tawag. E, paano mong bibidyo yun? Ito yung letter. Andiyan ba si Mami Benny? Sabi ko, assignment to ni Badzik. Bahala siya magsali. Hindi ko kaya talaga. Baka umiyak lang ako. Okay. Dad and mom should not know. After that, give this to me. And come again from this gift. Give this to? Me. Bakit sa'yo? I will come to receive the letter first. Kasi wala na tayo delivery boy. Mamaya halata niya bakit hawak si Gurman.
Sabihin ko, delivery boy na pumunta. Wait! Thank you, Daddy. Ano sa ikiya? Tendehan si Mami pala eh. Ano guess niya? Ano guess na niya? Are yan pa dyan. Basti tun. Amor wala. Apari kere jan wala. Tere arka. Tere arka. Jambo. Tay tere kani sarastra. Yung parang yung heart sa heartbeat first trimester ko to na sa second trimester na tapos yung eksena na what happened na yung parang na hospital ako guys nung umuwi si Bajit. Ayaw yes, pala. Hospital ako and hindi niya alam yun nung nangyari yun. So, abangan nyo sa next vlog. Iniiyakan ko din yun kasi naimatay siya sa hospital. Abangan nyo. Sige na. See you next vlog.